Tuloy ang dry run ng MMDA sa provincial bus ban kahit naglabas ang Quezon City Regional Trial Court Branch 223 ng temporary restraining order na pumipigil sa implementasyon nito. Agad namang sumunod sa utos ng korte ang MMDA ngunit sinigurado nilang maghahain ito ng apela. Merong injunction na pinalabas yung korte. So pag may ganyan, talagang susundin natin yung utos ng korte. And ang magagawa lang natin sa ngayon ay umapila. Sa ilalim ng provincial bus ban, may papasara ang lahat ng mga provincial bus terminal sa kahabaan ng EDSA. May mga nakalaang integrated terminal kung saan lamang pwedeng magbaba ng pasahero. Para sa mga galing norte, ang terminal ay sa Valenzuela Gateway Complex Terminal. Kung ikaw naman ay mula sa south, sa Santa Rosa Integrated Terminal sa Laguna. Samantala, nakalaan naman ang yellow lane para lamang sa mga city buses. Dagdag panilim, may plano rin silang bakuran ang EDSA. May plano tayo na babakuran yung EDSA. Bakit natin babakuran? Alam naman ninyo, yung mga city buses, kung saan-saan tumitigil, nagsasakay, nagbabaan ng pasahero, kahit na hindi designated na drop-off point yun, kahit na hindi designated na babaan at sakayan. So, ang plano natin ay babakuran natin yan. Mag-iiwan lang tayo ng mga puwang sa mga lugar na designated na loading and unloading area. Ang mga commuters hindi pabor sa provincial bus ban na ito, pero wisyo daw kasi ang dulot sa halip na kaginhawaan sa mga pasahero. Nagkakawawa naman yung mga pasahero na kung nagbaban tayo dito, saan sila pababain? Ibig sabihin, bibiyahe pa sila papasok ng Metro Manila, ganun ba? Mahirap yung ganun. Para sa akin, di, ano yan, convenient eh. Kasi for example, dito ka sa Cubao or bandang Monumento, papunta ka ng North, pupunta ka pa ng Alabang or Santa Rosa ba yun? So problem, sobrang hassle sa commuters yan. Kung gusto mo pumunta ng Bicol, edi mag-aeroplano ka na lang, mas convenient pa. Diba? Paano yung mga taga-probinsya? Paano ngayon sila pupunta dito sa ano? Diba? Kinahirapan pa lalo na yung tao. Gagastos pa ng extra money sa ibang pamasahe. Malaking bagay yun. Sa kasalukuyan, ang P2P buses at provincial buses ay pinahihintulutang lumabas ng yellow lane. Sara Lagsak, Newslight.